welcome to my YouTube channel. Sa araw na ito ay tuturuan ko kayo paano magtanggal ng mga sakit-sakit, nararamdamang sakit-sakit sa katawan. Sakit sa kasukasuan, sakit sa balakang, sakit sa balikat, sakit sa likod. Wag lang sakit sa bulsa. So, hindi lingit no? Sa ating mga magagawa, lalo na yung mga may edad na dyan na nakaramdan mga ganong sakit. Minsan sumasakit yung balakang, sumasakit yung balikat, sumasakit yung likod. So, bibigyan ko yun ng paraan. No? Ito, paraan paano natin na maiwasan yung mga ganyang sakit. No? Paano natin na magawa ng remedyo para maiwasan natin yung magbayad ng magbayad na tuwing sasakit yung katawan mo, pupunta ka sa manghihilot, pupunta ka sa masayista para lang ma-relax yung katawan mo. So, ito na yung solusyon. Most especially yung mga nagtatrabaho sa, yung mga nag-opisina kasi maghapon lang nakaupo yan. So, wala silang tawag ito. Hindi nauunat yung mga katawan kasi pagpasok niya sa opisina, nakaupo na lang doon sa upuan niya, nakaharap sa computer. Yun yung trabaho ng nag-opisina. Hindi gaya ko, nag-aagot ako ng basura. Okay. Kaya, yung trabaho ko, yung parang na-exercise yung katawan ko kasi pag nag-aagot ako ng basura, gumagalaw yung katawan ko. Although gumagalaw din yung katawan ng mga nag-opsina, yung mga daliri lang. Kasi nagtatap-tap yung gano'n. Puro keyboard na sa harapan sila ng, ng computer, no? So, pag nasa opisina kasi, so pag nakaharap ka na sa computer mo, yung balikat mo nagaganon lang eh, nakayuko ka minsan eh, nakayuko ka na. Kasi, yung kamay mo nakapatong lang sa keyboard, no? Ayan, pitik ka ng pitik. So, usually, sumasakit yung balikat mo, sumasakit yung balakang mo, bakit? Di ba? Mayroon bakit? Kasi yung bigat ng katawan natin, itong bigat ng katawan natin, karga-karga nung balakang natin. Siya yung kumakarga. So, pag ikaw naman ay nakatayo, ang sumasakit naman sa'yo yung talampakan mo. Yung paa. Hita. Bakit? Dahil yung buong katawan natin, karga-karga naman nung paa natin. Yun, yung ano. Kaya minsan, yung mga laging nakatayo, yung trabaho na laging nakatayo, ay tatawag ito, nakakaroon sila ng tawag na varicose. Yun yung sakit nila. Lagi nakatayo. Parang barikos. So, the best way talaga ay kailangan mo ng stretching. So, kunwari, umupo ka ng pagpasok mo, naupo ka ng mga 2 oras. So, 2 oras, medyo manhid na yung yung puwit mo, ano? Yan naman din ang puwit mo. Tumayo ka ngayon. Ngayon, bibigyan ko ng demonstration. No? Kung, paano ito malunasan, no? Yung mga para pag out mo ng trabaho, pag-uwi mo ng bahay mo, hindi ka na magreklamo, sakit yung balakang ko, sakit yung likod ko, sakit yung balikat ko, hindi na, wala na nga, no more complaint. Okay? Ito. Yan, pag sa kaupo, diba? Ha? Tapos, ganyan mo, tumayo ka. Tumayo ka, kunin mo yung upuan mo, hawak mo yung 2 kamay mo, yan, tumuwad ka. Yan. Yan. Yuko mo, yuko. Yun to, correct term doon. Yuko, huwag naman tuwad. So, pagkatapos nun, tayo mo, ibuka mo yung 2 paa, tumihaya ka. Yan. Ibuka mo, yan. Yan, itihaya mo yun. Hawak mo yung likod mo, yung balakang mo, para support. Yung kamay mo nakasupport sa balakang mo, saka tumihaya ka, ganun. Pagkatapos mo, saka mo iikot. Iikot mo pakaliwa. Yan, pakaliwa, ikot mo ng ikot. Ikot mo pakanan, yan. Igiling mo, yan, ganyan. Yan. Tapos, yan, yung gamay mo, babatakin yung yung balikat mo, di ba? Ganyan lang. Kaliwa at kanan, palitan lang. Ganyan lang yung pagbatak. So, nai-stretch yung
i-stretch yung likod mo. Ngayon, pag kaya mong gawin ito, subukan mo to. Pag abutin mo yung dalawang kamay mo, saka kayo buko. Ayan. Ayan ha. O, iyuko mo ng ganyan. O. Ayan. Tanggal sigurado ang sakit-sakit ng katawan mo. Ganun lang. Simple. Ito ang dapat yung gawin, no? Para pag-uwi nyo, happy na. No? Sasalubuhin kayo ni, ano, ni Mister. O, kumusta yung trabaho mo? Di ba? Di maganda yung ano. Pareho kayong active. Pag pareho kayong active, no? Walang nanghihina ang katawan, makakabuo ka agad. O, yun ang advantage. Pero pag pareho kayong bagot, pareho kayong lupay-pay, wala na. Finish na. Di ba? Kaya kailangan na pag galing ng trabaho ang mag-asawa, kailangan pareho masigla, malakas yung katawan. Para makarami. Makarami ng kain. Okay? Kasi pag pagod ka, wala kang ganang kumain eh. Konting kain mo, makangayayat ka. So, pag ngayon, pag hindi pa rin tumalab, hindi pa rin mapekto. No? Hindi pa rin mapekto yung sinasabi ko. So, kailangan mo na pumunta sa manghilot. Yan. Masahista. Pero hindi naman lagi-lagi dapat kasi pag nasana yung katawan mo sa hilot, so hanap-hanapin to. Ngayon, pag hinahanap-hanap ng katawan mo yan, kailangan laging may laman ng bulsa mo. Dahil magkano na ngayon ng ano, ang per oras sa pagmamasahe. Dito sa ano, sa Kairon ko, sa Middle East. Huh? Pinakababa rito 50. So, pag i-convert mo sa peso, is 700 per hour. Yan ang pinakababa. Pero, pag ako yung nagsiservice, wala, hindi ako nagbibigay ng presyo. Bahala na sila kung magkano bigay nila. Basta sagot nila pamasahe ko. So, ganun yan yung ano. Sagot nila yung ano, transportation. Ayun, ito yung the best way naman. Kunwari, meron ka naman kapareha, mag-asawa kayo, o kaya meron kang kaibigan na kasama mo sa room. Ito yung papakita kong video, gagayahin na lang. Hindi naman masama gumaya eh. Huh? Itong madali lang naman sundan ito eh. Kunwari, masakit yung balikat mo. Ano, diba? Masakit yung balikat mo. Gagawin mo lang ito kung ipapakita kong video sa'yo. Ayan. Sundan mo lang yan. Maniwala ka, hindi. Tanggal ang sakit-sakit ng katawan mo. Hindi ka naman magkakamali dyan. Huwag naman yung ano, huwag naman yung todo pisil, no. Meron naman tinatawag na control. No? Kahit gaano kalakas yung tawag ito, yung kamot, yung kamay mo, yung tawag na, yung ito, tawag ito, palad mo. Kahit gaano kalakas mong pisil ito, meron tinatawag na control. So, hindi mo itodo. Hindi mo pwedeng itodo yon. Kasi nga, tulad na akin, pag pumisil ako, pag tinodo ko ito, pila yung tao. No? So, kailangan meron tinatawag na control. Parang sa mag-asawa din. Sa akin, parang sa safety, di ba? Tignan mo yung, ano, yung magkaibigan. Di ba? O mag-syota. Pumasok sa hotel. So, para hindi makabuo, hindi mabuntis. Kailangan nagdadala ng safety. Safety first. So, ano yung safety doon? Kailangan gumamit ng alam niya na, yung ano, para hindi may makakuha ka agad, ha? Papasok dito yung pinag-aralan natin sa safety. Kailangan magsuot ng kapote. O, di ba? Para hindi ka mabasa. Ganyan yun. Kasi pag hindi ka nagsuot ng kapote at nabasa ka, sisipuling ka. Di ba? So,
Ito yung mga video na ano, yung mga tulad niyan, yung mga pinapakita ko sa inyo, highlights. So, ayan mga gawa ko yan. So, yan napakasimple lang. Sumakit ang balikat mo, sumakit ang likod mo, sumakit ang balakan mo, yan ang gagawin mo. O, tawagin mo si Mister. Halika, gawin natin to, gayahin natin tong video niya, ano, ni Danny Boy, di ba? Yan lang, sayo. O, yan lang yung maituturo ko sa inyo sa araw na to. So, hanggang sa muli. So, sana huwag kayong magsasawa manood na aking video. No? Talagang helpful naman to eh. Para sa inyo. Para sa inyong mga kalsuga. Para sa inyong mga safety. O, di ba? Papasok yung natututunan natin sa safety. Okay? So, stay at home. Para safety tayo lahat. Okay? God bless sa inyong lahat. At kung nagustuhan mo itong video na to, ay huwag mong kalimutang subscribe aking YouTube channel. At syempre, pitikin mo na rin yung bell para ma-notify ka pag may mga bago akong upload na video. Thank you very much and God bless.